So yun, nilabas ko na yung Decobra M416 mga lods. At naghahanda ng lahat para sa gagawing salo-salo mamaya. Pasensya na mga lods, wala tayong formal na introduction sa video na to. Pero nakasulat naman sa title ng video mga lods ang main event ng video na to. Kaya sit back, relax at tapusin nyo na lang tong video na to mula sa simula hanggang sa matapos. Kain muna mga lods bago mag warfare mamaya. Titirahin tayo mamaya. Ano yung mga pagkain mga lods? Pansit canton lang. Tapos ano, juice. Brad, ang katong kapaya style. Primatik. Hindi na na. Saan sa demo, Choy? Sokta mo. Wala, grabe na pati gigikom mo. Oops! Shoutout muna nga pala tayo dito sa mga fellow Kirby's natin na nagpapa-shoutout mga lods. Ayan, shoutout sa inyo mga review. At maraming salamat sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. So, naghahanda na mga makakalaban ko mga lods. Tingnan nyo nga naman. So yun mga lods, tapos na kaming kumain at ready na kami sa gagawin naming bakbakan. At eto na nga pala ang ating mga makakalaban sa araw ngayon mga lods. Ayan. So, eto nga pala ulit si Extractor Z mga lods. So, eto nga pala sila mga lods, ang Maharlikan Airsoft Force. Ayan. So, tanungin natin si Instructor Z sa kanya mga mga DIY na equipments na ginawa nila mga lods. Tulad na lang netong mga tactical vests. So, So basically, this is just a Cordura fabric. And yung ginawa namin is bumili kami ng original. Tapos, kinuha namin yung actual size. Tapos nung inassemble na namin at pinorma na namin, ginawa namin ng slight changes such as yung strap nito, imbis velcro siya. Naka-ano lang siya, naka-buckles. Buckles lang. Isang pindot lang yan. Plus na tanggal. Tas pag sakali may emergency, ano, isang dalawang pindot lang. Oo. Tas napansin ko rin may ilaman itong karton mga lods. At napaka-organizado din ng kanilang team mga lods kasi gumagamit sila ng okitoke, you know. Testing nga. Alpha 2. Nice one. Instructor Z, ano nga palang ginawa niyo to sa ano niyo, helmet? Parang binocular sa ata yan eh. Supposedly this is a night vision goggles. Tapos kasi yung dami mamahalin tapos wala namang silbi. Kaya ginawa namin, bumili kami ng murang binoculars tapos inattach namin sa flashlight na pwede siyang mag down at up. Tapos dito may illuminator para pag gabi mapagsilbihan din naman. Kasi yung ilaw sa ito eh. Nice one. Meron din nga pala silang elite sniper dito mga lodzo. Nakasuot ng ghillie suit. So, tanong ko lang sa iyo, paano mo ginawa itong ghillie suit mo? Nakahanap ako ng raincoat eh, hindi na nagagamit ng uncle ko, kaya ito, tinupit ko. Ginawa ko ng ghillie. Napaka creative mga lods. Ganda ng fascia mga lods, so, kapag nilagyan mo ng ghillie na ano design. Siyempre, naka-orange tip kami dito mga lods, ayan. Naka-orange tip sila para mag-indicate na toy guns lang ang ginagamit dito. Ayan. So sa video na to mga lods, hahamunin ko ang airsoft group na ito. So ako lang mag-isa at silang anim lahat ang kontra ko mga lods. At nandito nga palang location. Ayan. Ang daming dahon mga lods. So alright, mukhang ready na ang lahat mga lods, kaya simulan na natin. So tumakbo nga pala ako dito mga lods para makapag head start at makalayo sa kanila. Binigyan lang nila ako ng mga around 2 minutes mga lods para makapagtago. Yuck. Mga alas 2 ng hapon na ata kami nito nakapag sibula mga lods. Kaya kung mapapansin ninyo, napaka araw at napaka init talaga ng panahon na yan mga lods. Sa sobrang init
And na-realize ko na hindi dapat sana ako nagsuot ng kulay black na loadouts, mga lods. Dapat nakakulay green na lang sana ako dito para nag-blend in pa ako sa environment. Natrap nga pala ako dito sa mga halaman, mga lods, kaya natamaan ako sa isa sa kanila. Kaya yun, next round ulit. Isa, itrap ko. Suday. Isa. Eto, mga lods. Inaayos ko yung mga camera ko. Gumagalaw kasi hindi maayos yung pagkalagay ko. Anyways, sa susunod na video, sisiguraduhin ko na talaga na maayos na ang pagkalagay ng mga cameras ko, mga lods. Nalimutan ko nga palang i-turn on yung GoPro na nasa The Cobra, mga lods. Kaya itong view lang ng camera nasa cellphone ang makikita nyo sa part na to. Pasensya na nga pala sa ingay ng nagkakaraoke, mga lods. Eh wala tayong choice eh. Nakasagupa ko nga pala yung ibang kasamahan ni Instructor Z, mga lods. Nasa left side ko sila. Kaya eto, nagtago muna ako sa ilalim ng puno.
fitness line instructor si sa location ko, mga lods. At yung mga iba pa niya kasamahan dun sa left side ko. Kaya naku-corner na nila yung both sides ko, mga lods. Sakay mo, wala. Eto mga lods, nagpaligtan na kami ng putok ni Instructor Z. Contact! Dors, bunok mo niya, Dors! Dors, bunok mo niya! Napansin kong papalpit niya yung mga nasa left side ko, mga lods. Kaya alam kong naipit na ako dito sa kinatatayuan ko. Papasok sa sniper ko! Papasok ako! Down na! Kukupo gamay! Sukla! Hit! Woo! So yun, na corner na talaga nila ako, mga lods. Kaya tinamaan na ako nung nauna sa my left side ko. Aman! Bend down! Wait! Ghost, So may third round pa nga pala to sana, mga lods. Pero di ko na lang nagawa ng video kasi yun nga, parating nagugulo yung pagkalagay ng cellphone camera ko, mga lods. So that's it, pansit, mga lods. At abangan nyo na lang yung mga susunod pa naming Airsoft Springer Battle, mga lods. Ayan.